Welcome na naman sa isang episode ng Ninong Try, pare. At medyo chill muna yung episode namin ngayon dahil kami ay pagod. At tira niyo yung balat ko. Zoom in niyo sa pagod mga ako. Lahat kasi kami ay galing sa camping. And ito, sinushoot namin ito after camping. So, kapatid, siguro naman alam na nila kung ano ang meron din sa Ninong Try. Si Ninong ay nagtatry. Diba? Kaya nga Ninong Try. Nagtatry tayo ng mga kung ano-anong pagkain. At sana masarap. Itatry namin para hindi na kayo, di ba? Pag masarap, di okay. Sana bilin lang, nyo. Sana lang masarap. No, pag hindi masarap, hindi. Huwag yung bilin. Huwag yung bilin. Ganun kadali, di ba? So kapatid, ano ba ang tema ng ating episode ngayon? Actually, hindi ko alam paano i-categorize to. Pero I guess, let's just say na ano siya, preserved seafood. Wait, kailangan ko ba ng kanin dyan? Oo. Bill, pingin naman ang kanin. Isipin ko lang paano i-categorize to. Kasi, ano eh. I think I like when it rains. Ito na yung kanin. Follow up mo sa ulam. Sa una natin kinain doon sa Ninong Tries na exotic foods. Na yung unang ganahin. Batok ng dahil nasa oro. Ha? Ha? 3 different kinds of talaba. So meron tayong naka-plastic, I think dried to. Ayan. Obviously, dried na talaba. Mm-hmm. Hindi ko alam ano application nito. Canned smoked oyster in oil. So, uy! So, in, ayun. Sa oyster. Alam nyo na. Sinabi ko na eh. Okay, ayan. Oyster. Pero nakalata naman siya. Oo nga, ayan. Ito nakalata rin to. May picture ng oyster sa gilid. Bago muna sa basa, doon muna tayo sa tuyo. Tama! Diba? Masakit yun eh. Oh. Ay, hindi makakain to. Amoy general, alam mo yung dried seafood area? Hindi, amoy ano, salted fish skin. Tama. So, eto siya. So, para siyang breaded. Meron akong nabibili, locally made to. Tahong chips daw. Yung tahong chips na yun, ang ginawa nila, chinap nila, finlat, nilagyan ng harina, siguro parang ginawa nila parang butter. Pinrito lang, tsaka nila biniyak-biyak. Okay. Medyo nawala yung pagiging tahong niya. Alam mo yun? Kasi ano na, chop-chop na. Oh, hindi siya chop-chop. Bali, parang ano siya? Peanut brittle. Oh, peanut brittle! Yun, tama. Matikman natin sabay. Pagtagitin natin, wala na. Ay, nakasubo ko eh. Sarap ah. Pero parang majority harina na. Pero wala na yung taho. Yung talaba. Pero masarap. Oh, okay siya. Wala eh. Walang mabasang English dito eh. Try natin. Baka pwede iulam ulam sa kanin. Ulam ba yan? Parang chichirya. Parang chichirya nga siya. Sakto lang. Actually, parang puro harina nga. Parang puro harina na sa ako. May flavor siya. Yun. Uy! May noodles! May noodles! Ayun o. Tara mo. May noodles sa loob, bre. Muna natin to. Ulam yan, ha? Ulam noodle. Yan. Ay, ulam ba to? Ulam yan. Sige, kuha tayo. Perfect bite na natin agad dyan. Ayun, no? May noodles nga siyang kasama. Parang sotang yan. Hon. Hindi ko alam na may noodles yan. Ang sarap. Ay! Yan ang gusto Tikman ko. Tikman mo. Alright. Di ba masarap? Mm-mm. Maalat siya. Maanghang siya, maalat siya. And eto, ayun o, makakaano ka dito. Kunyari ano ka, tatlong kanin. Kunyari matipid ka sa ulam. Kaya to. Malasa siya, pre. Hindi lang siya basta maalat ha. Maalat siya, oo. Pero malasa rin talaga siya in the sense na hindi ka mabibitin. Alam mo yun, itinutukoy ko. Ano to, yung kung ikaw-compare natin siya sa sisay yata yung tamang term. Yung amahong yata is yung tahong eh. Oo, pero saksakan ng alat. Yun, sobrang alat. Ito hindi. Ito masarap. Masarap yung ulam to. Gago masarap to. Masarap to. Masarap. So lahat ng links kung saan nyo mabibili to, andyan naman sa baba. So click nyo na lang kung gusto nyo bilhin to and hanapin nyo na lang doon. Next pare, itong canned smoked oysters in oil. Ito naman, pero yung nasa ito. Can-in. Ito to. Yung brand. Can-in. 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 So kakainin mo talaga to. Wait, can-in talaga. Uy! 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 Ang ganda! Ang masarap yan. Ay, grabe. Ganda naman yan. Ganda nito oh. Uy! Amoy tinapang isda. Seafood na tinapang, di ba? No? Amoy tinapang bangus, pare. Ayun, nadurog siya. Para na siyang... Parang ano, ano... Liver. Para siyang liver. Sarap. Sarap naman. Masarap siya. Okay to. Although ito ah, for some unknown reason, parang ng liver talaga yung consistency niya. Di ba? And I think, dahil nag-iba siya ng form eh. Nag-iba talaga siya. Yung texture. Pero tira mo to. Iyan, lapit mo dito. Camera to. Lapit mo dito, madam. Eh ano? Matigas siya. Tapos kapag dinurog mong ganyan, medyo nagpa-powder siya sa loob. So, dahil... Ayan o. Dahil iba yung texture niya, maraming pwedeng application to at hindi nila malalaman kung ano to. Mm. Diba? Pwede mong turugin eh. Tapos hindi nila alam na may talaba dun. Tapos, itong dalawa,
Magkaiba. Ito, tira nyo yung oyster nito. Mas masarap to. Mas ano, may noodles. Mas ano to eh. Ayun, tira nyo yung texture nito. Ayun o, oyster pa talaga siya. Saan lang, ano? Diba? Malaki yung oysters nila. Mm. Dapat nyo matry ito. Mahirap paliwanag yung texture, kaya dapat matry ito. Kapatid, ano ang susunod natin? Game. Kaya ko na siya. Uy, game na kami. Uy, pagkain ng pusa. Suso! Mmm, nakakarap po. Individually pack. Hindi naman individually pack. Ito, sura ko susurin. Ay, may shell! Ah, may shell. Putik! O, bago natin tikman itong mga susu mo, ito muna. Ay, hindi! Ay, puset pala. Puset. Tira mo. Mamaya na yan. Mamaya na daw yan. Spoiler. Ito muna tayo. Ay! Suso ba? Tira mo. Parang tatlong piraso na yung laman niya. Talaba yata, ano? Uy! Parang abalon to! Ah, abalon. Oo. Tira mo, nakikita niyo ba yan? Ang-anghang na naman. Amoy maangha nga siya. Ang daming laman. Parang mo nakuha? Kinain ko. Tigas ah. Ayun. Ang shell, ang ganda ng shell. Ano? Mother of pearl. Ayun o. Diba, makilang-kilang yan. Ang sarap naman ito. Ganda yung texture. Ito pala lasa abalon. Okay siya sa akin. Para siyang ano? Para siyang typical na shell. Alam mo yung mga laman ng shell na halos pare-pares ng texture? Para siyang ganun. Pero meron siyang, again, distinct na lasa na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero ang pinakamaganda dito, pwede mo itong, ayan, ang ganda niya kasi, naka-half shell siya. Kakainin mo na lang, ayan. Ayan o. Kanyari, isasalo mo ito sa kung anumang seafood dish na meron ka, stir-fried seafood. Ayan o. Nakaganyan siya o. Tsaka medyo matagal siyang matanggal sa ano, sa shell. So kahit isutay mo to, feeling ko hindi matatanggal, di ba? May pan packs ka ba dito? Ano ba yung sinasurvey? Wala. Hindi, hinahanap ko kung ano yung mga pagkain. Hindi ko na alam kung ano itong mga to. Oh, tagal na kasi nito eh. Wait lang ah. You know. Iingay. So ito siya. Ah, ito yung susunod na pinapakain sa atin ni Papa ng bata. Aleto. Tapos, hindi kuhol ata ito, kuhol. Hindi ko alam eh. No? Yung may takit na ganito, ano sa akin yan eh. Oy, makukuha ko siya. Okay na. Makukuha ko siya ng buo. Ay, naputol siya. Ay, nakuha ko kakapriango. Ang gago. Sabi ko pa. Yan. Ito nga yun. Ito yung medyo para may buhangin. Ayun o. May buhangin ako nararamdaman sa kanya. Ang konti ng laman na makukuha mo dito. Ang konti lang talaga. Ang anghang. At maanghang siya. Dahil mo kapag ko, hirap na hirap, di ba? Pero masarap yung pag-aanghang niya. Hindi. Ikaw lang. Ayun o. Maalat din siya. Sarap ng pag-aanghang niya. Umaulap. Ayun o. Konting-konti lang talaga. Siguro to try mo to once, pero ano, siguro ang maganda application dito. Hindi, pwede may try yan 5 times. No? Ang dami. Mura lang to. Mura lang yan. Oo. Pero ang ano dito, pwede mo siyang isahog. Ito na lang yung sahog mo sa ginisang gulay. Oo nga. Diba, no? Oo nga. Diba, maalat siya tsaka malasa siya. So, pwedeng ito na lang. Manghang lang talaga, diba? Okay, ano next natin? So, yung next natin is yun nga, yung binuksan mo kanina. Yung ano, excited ako eh. Puset. Etong puset. Ay, kasama siya isa. Mamaya na to. Mamaya na yan. Etong puset, common na sa atin to. Yung ano, di ko alam kung brand yung Saba. Di ko alam kung brand yun. Dugarin. Brand yun. Pero di ko alam basta Saba nakalagay doon. Mm-hmm. Paborito ko yun nung bata ako. Ang sarap nun. Ako rin, favorite ko yun. Medyo natigil akong kumain yan. Nung meron akong kaklasiko ata. Ewan ko kung ano, kasama ba sa field trip o retreat. Yun yung baon. Kumain siya nun, namagay yung buong katawan niya. Na allergic reaction. Oh, grabe. So, natakot ka. Isa siya lang naman yun. Apparently, allergic pala siya sa puset. Hindi niya siguro alam, ewan ko. Pero eto. At least nalaman niya. Tira mo to. Mukha siyang lutong bahay. House cook. Tira mo. Kasi yung ano, yung Saba, puset, medyo iba niya na itsura niya. Oo, maliquid yun. Oo. Eto, mamantika siya. May ano pa, may plastic pa yung puset. O, ando na naman yung distinct na amoy na yan, no? Yung Chinese ano yun, ingredients. Ano? Masarap siya. Mmm! Maanghang! Mmm! Mm. Parang may nakapaloob na anghang doon sa loob ng puset, ha? Maanghang! Masarap siya! Mas ano, iba yung tip na yan dun sa Saba. Yung sa Saba kasi, parang ang ano nun, parang ang dating niya, eto yung natural na lasa ng puset. Mm-hmm. Parang puset lang yon na niluto siguro sa tubig. Toyo, tubig. Walang toyo yun eh, hindi ko alam. Pero eto, may timpla siyang iba. Yung texture niya, anghang? Medyo parang yung Saba na rin, na medyo stringy. Parang ganun. Oo, ano na, overcooked na. Yung ganun talaga yung style ng luto nila dun eh. Mm.
Pero ano siya, masarap din siya. Buti pala, pag ganyan binili ko, nag-enjoy ka eh. Maanghang eh. Ako hindi. Nasa magkano to? Tansya lang, may 100 ba to? So hindi pa pala namin nasabi yung price, sasasabihin ko na yung price. Oo. Gagong mahal. Mahal boy. Ah, magkano to? 200. 200 yan? Medyo mahal siya. Medyo mahal siya. Eh, hindi na po namin i-announce yung price. Oo. Kasi ang mahal. Ah, medyo may kamahalan siya. mahal po. So check nyo na lang, nandiyan naman yung store na sa baba, di ba? Check nyo na lang maya-maya kung so, interesado lang, kayo. Doon nyo na lang i-base 200 po yun. Oo. Wala. Nagtatago. May octopus sa ilalim ng tubig. Nakakamuplad yun. Nakakamuplad. Ayun. Ba't may cubes? Siguro parang feeling ko labong siya. Oh, yun o? Legit, isang lang. Maka nakalagay talaga to. Nakalagay na one piece spicy octopus. Diba? Hindi lang natin kayang basahin. Hindi. Dalawa. Hindi, ulo niya yun. Legit na, ayun o. Isang piraso. Tinan mo kung magkano to. Eto lang nalagay octopus. Tapos eto. Ah, labong-labong na ata. Ah, ano rin yan? 200. Oh, 200! Para sa isang piraso octopus. Eh, price pala medyo eggles na. Oo. Siguro ang redeeming factor na lang dito is yung lasa. Sorry, oh, ilan tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, eh. Sige, isang galamay lang. Wala yung galamay na octopus. Labong muna tayo. Ah, octopus din, boy. Hindi octopus to. Octopus? Labong to. Labong ba to? Hindi to octopus. Octopus, boy. Octopus ba to? Oo. Okay. We jumped into conclusions too early. Wala. I mean, lasang... Okay na ako. Lasa siyang overcooked na pusit. Mm. Diba? Tapos yung lasa niya, wala ka na ibang malasaan kundi yung sauce kasi nakababad siya na matagal doon. And masarap siya kung sa masarap. Kaso medyo nakakagulat na isang piraso octopus na. Pero mukhang ang tama yung kapatid ko. Mukhang ang octopus sa mga to. Ba't naman sa'yo maglalagay ng labong? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tama ka, octopus to. Ayun oh, umaani ang hang sa akin ha. Malalayo ang hang neto. Malala to. Masarap to. Tsaka yung dila, namamanhead. Kaya kawawa yung mga susunod natin titikman. Meron ka pa ba dyan? Meron pa dyan. Sige, kunin mo muna habang nagre-recover ako. Ang hang ba? Ang lamig ka. Okay. Puto na Daniel. Masarap. Okay. Susunod natin, hindi ko na alam kung... wait lang. Alam ko to eh. Kasi nabasa ko kanina. Preserved shrimp daw. Preserved shrimp daw. Pucha. Ayan. Feeling ko hindi ulam yan. Hindi, ulam. Feeling ko ingredient to. Chow San Lao. Amoy labanos. Alam mo yung ano? Kilawing labanos. Oh, hindi pa siya, hindi siya amoy otot, actually. Amoy siyang, hindi. Amoy siyang hilaw na labanos, papre. Yung binabalatan mo pala pag inutosan ka ng nanay mo. Hindi pa siya yung amoy otot na labanos sa kilawing labanos, diba? So, eto siya. So, ayun yung labanos, yung mga puti-puti na yung labanos. Tapos, ayun, nakikita niyo yung, puse, yung maliit na hipon. Ayun, maliit na hipon. Nasaan yung congee and noodles? Ay, gago. Sarap. Tsaka ang lutong pa nung gulay. Sarap. So, ang kanin. Oo. So, ang kanin yan. Nasa magkano to? $2.50. Hindi na masama. Medyo mahal to para sa $2.50. Pero tingin ko, ito yung mga tipong babago ng dish mo eh. Alam mo, pwede ka magluto ng fried chicken lang o pritong baboy tapos lang sa, o kahit ano. Side tapos, dish yan. Ito yung side dish mo. Ito lang, ulam na to eh. Mm. Ulam na to eh. Ay, teka, try ko nga dito sa baba. May mantika. Ano? Nag-iba. Parang mas matamis yung nasa ilalim. Diba mo nga? Haluin mo kaya. Try mo alugin muna yung jug. Oo nga. Diba malayo, no? Oo, malayo yung lasa. Malayo yung lasa nung nasa taas, nasa ilalim. Haluin mo. Masarap to. Okay sa akin to. Sarap, boy. So basically, ito ay preserved shrimp and radish. Tama, no? Yes. Sarap to. Dapat matry nyo to. Ibang klase to. Tapos isipin mo nga naman, no? Lalagyan mo to sa lugaw. Oo nga. Diba, no? Yun yung baka sabi. Baka yun yung ano, sabi. Baka, oo. Topping to sa lugaw. Oo. No? Sarap to, panalo to. Magiging ano na sa akin, taob sa akin to, pre, sa susunod. Feeling ko, mamaya pa lang bus na yan. Yan. Next, ano yan? Yung next natin, ano to? Walleye pollock seed. Si walleye. ito siya. Diba, si ano? Si walleye bayola. Walleye pollock seed. Bakit seed? Baka itlog yung tinutukoy nila. Baka ano yan? Baka parang behod. Oo, ang galing yung weird naman ng translation. Ay, oo nga, bihut nga, ayun o, dira mo. Oo, yung itlog na isda. Hindi ko pa man din siya natitikman. Pero pag tinignan nyo to, sa napakaraming bagay nyo pwedeng ilagay yan. At magbibigay siya ng kaibang, loon yun, parang ganun, di ba? What's that? Amoy uli yung combination of spices na yon, pero hindi siya amoy seafood.
Ay, puta. I think I hit the gold mine with this one, ah. Ay, gago. Mm. Alam mo, gago, sarap. Sa tinapay, mm-hmm. Sa toast, para sa Melba toast yan. Mm. Yung Melba toast mo, pahiram mo ng ano, tostahin mo muna sa butter, medyo weird siguro to, pero pahiram mo ng olive oil, lagyan mo ng kaprasong kamatis at arugula, tapos lagyan mo niyan. Sarap, gago. Diba? Mm-hmm. Ang sarap, creamy. Yung lasa niya, mabuhangin siya, gano'n naman talaga, bihod kapag naluto eh. Pero ang ano dito, parang liver spread yung dating eh, no? Oo, nami-mellow out niya yung spices. Mm. Di ba? Magkano to kapatid? Saan ko to mga 150? 450. 450? Okay. Baka naman special na ingredient to, hindi natin alam. Oo, kasi... Baka. Kasi sinip na dito yan. Sinip na, oo. Hindi, pero ano to? Maraming aplikasyong, di ba? Kung 200 siguro to okay lang. Sa susunod na camping ha, magdala nga tayo ng mga ganito. Ganyan eh, oo nga. Kasi yun nga sasabihin ko sa'yo eh, mga ninon-tries doon natin sa camping. Oh, para may kakaibang ingredients doon. Kasi si Chef JP, kapag nagluluto ng kung ano-ano, isang dish, merong 10-15 components. Ako pa nagluto, pak, eto na, di ba? So kung maglalagay tayo ng mga ganto-ganto, baka mas mabigyan ng bagong dimension yung dish natin, di ba? Next! Okay, so dahil nag-ano ka na, nag-fish row ka na, kunin natin is yung mga katambal niya. So meron tayong ito, yung black na caviar yan, ito yung orange. Teka, hindi ba nire-rep to? Parang tatlong linggo lang nandyan to. Ah. Hindi, nakalate. Caviar, Amur River, yun lang yung nakalagay. Saan yung Amur River? Kasi sa atin ang gatdam na. Ah, Lola Amur! Lola Amur, oh. Lola. Diba? Ready, ready! May ulam ba? May ulam. Mali ba yung... So kapag medyo mamahalin yung dish, mahirap talaga siya. Uy! So kapag medyo mamahalin yung dish, mahirap talaga siya. Uy! Gago, bulok to. Weh, bulok may na. May ganong fermentation eh. Weh, bulok na? Actually, hindi. Oo, sabi ko sa'yo eh. Huwag mo akong kikisa. Ano? Gago, sira? Sira ba? Hindi. Sira ba? Kasi, kapag may ganong klaseng fermentation, may ganon, sira yun. Sira dapat yun. Kasi, hindi dapat active eh. Ano kamay eh? Hindi siya mabaho. Hindi siya mabaho. Pero feeling ko sira siya. Kasi meron din ako nakikita ng ano yun, creamy-creamy oh. So mukhang ito na po ang huling episode ng hindi po Ninong Tres, kundi buong Ninong Ray Channel. Hindi na din namin kakainin, sabi ng aming safety officer. Hindi ko i-judge yung lasa niya. Kasi sira. Kasi feeling ko talaga sira siya. Tsaka feeling ko, wala naman atang kabiyar na dapat may asim. Kung napanood nyo to, ibig sabihin buhay pa kami kasi hindi namin i-upload ako namatay kami. Totoo. Yan, so punasan muna natin. Tanggal. Ikaw mag-upload. Oh, kami mag-upload. Oh, pagkakitaan nyo pa yung alaala namin. Pag-upload na lang ng mga lumang video. No? Oh. Feeling ko kailangan i-rep, pero dumating siyang hindi naka-rep. So medyo hindi na siya. Hindi ko alam kung ako lang yun. Hindi ko alam kung dapat ba talaga siya naka-rep. Pero ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam eh. Wala naman ako alam sa mga gantong bagay. Tama. Ngayon, eto si... Yan yung caviar na orange. Oh, ito, caviar na orange daw to. Parang salmon roe. Tama ba? Ayan, orange. Parang gulaman. Ay, lapit tayo. Eh, parang hindi pagkain, bro. Ayan. Wow, so, beauty vlogger yan. Hindi siya halos nalalayo doon sa texture nung... Kanina. Yung sa itsura pala. Nung normal na salmon roe na ganito. Pero malaliit yun. Hindi, meron din malalaki nun. Meron din malalaki nun. Yun kasi medyo briny yung lasa. Eto, may processes na lang nilagay dito para mag-iba yung lasa niya. At malalaman natin yan. Parang hindi ka na nagsalita. Why did you not speak, my brother? It's salty sago. Yan yata yung nasa taas ng California mountain. Kung eto, hindi. Fresh yun eh. Hindi ko trip to. Hindi ko trip to. Yeah. Iba yung lasa niya. Malansa. Malansa. Para ang pinigaan nung basahan sa fish port. Oo. Maalat, pero hindi sing fresh ng lasa nung normal na nilalagay sa mga Japanese food. Akala ko, pwede kong dalhin sa camping to kasi hindi siya kailangang i-ref. Mm. Pero baka hindi walang lang matuwa yung mga tao. Walang application. Okay. Makikita mo siya, maganda yung itsura, pero iiwasan lang ng tao sa yung pagnatik. Sa milk tea. Anyway, hindi ko masyadong trip to. Oh, meron pa ba tayo dyan? Oo, oh, meron tayo. Oh. Next na, ito, magagulat ka dito. Sea urchin! Oh! Oh! Sorry, nakatagilid. Oh. Ayan, oh. Uni na nakabuhot. Na. Parang cream corn na rin, pre. Ayan, oh. Baka mais talaga yan. Nilevelan lang ng sea urchin. Baka. Kahalangan ka. Sure ka ba dito? Ito yung nga kinahin ko eh. Nakadalawang tikim pa ako eh. Para sa content.
ano, hindi ko naman pagsalita. Ito may application. Hindi siya lasang sea urchin pero masarap siya. Parang alige ng ano. Parang alige. Tama ka doon. Parang alige na medyo mas lighter yung very flavor. Very light yung taste. Actually, okay to. Maraming application nga to. Maraming application yan. Pero yung lasang hinahabol mo, wala doon. Wala. Pero, kunyari ilalagay mo to sa... Kasi ito eh, may kita may orange-orange pero lapit-lapit nyo dito. Meron siyang force field. Ayan o, camera to please. Yan, meron siyang ano, meron siyang parang gooey na nakabalot sa kanya. Ayos lang naman sa dila, pero sa itsura. Hindi, pag niluto mo naman yan, hihiwala yun eh. Hindi, bala ko dito, hindi naluto yun. Ilalagay yun, igaganon na lang sa mga ano-ano eh. Okay naman siya, pero para sa 500 pesos. Matabang? Medyo matabang siya. Bili na lang kayo ng fresh na uni. Bili na kayo ng fresh na uni. Nasa 500, 600, 700, isang tub, mas marami pa dito. Diba? Text kapatid. This is... Tokong buhay ito. So, Korean traditional wine, I think mulberry wine siya. Mulberry wine! I think. Bignay. Like, ano mo na yung mulberry sa mga... Mulberry is... Big na yun. Lagi ka na lang na big. Parang dikit-dikit siya na ano. Na check berry. Natin. Hindi. Sorry. Hindi siya mulberry. Black raspberry wine. Black raspberry wine. Ayan. Korean traditional wine, bokbun jajo. Tapoy. 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 Medyo. Mas ano lang ito ng konti. Mas harsh lang ng konti. Uy. Meron siya sediments. Pahitamo. Parang ang piling ko squid ink juice yan. Parang mulberry ka. Kaya pala lang put. Okay. Hindi siya hindi masarap, kundi matapang siya. Medyo ito ah, medyo amoy siyang at lasa siyang konyak. Hindi yung konyak ah, konyak ganun yun eh. Siyempre, dahil may alak tayo, may pulutan tayo. Oy! Nang pulutan natin is... Wag gawing kain. Crablets. Ah! Fried crablets. Ay, mukha talaga siyang alimasa. Ang crablets talaga siya. Ngayon, sarap. Wala nga, spoiler alert, masarap. Ah! Matamis! Unang agad! Sarap, gagi. Sarap, boy. Ito ah. Sarap din presyo niyan eh. Magkano to? Wala mo. 1,000. 980. Medyo mahal siya. Pero... Ay, hindi. 960. Marami! Pwede na. Marami siya. Yung crablets kasi natin dito, medyo ano, pagkakinain mo, marami pang shell sa bunganga mo na medyo undesirable. Ito lahat makakain mo talaga na matitin. Tapos matamis yung labas niya. Alam mo, masarap nung kainin as is, pero feeling ko mas masarap to kapag ginawa mo siyang seasoning sa fried rice. Hinalo mo siya sa fried rice pa. Oo nga. Tsaka yan, yung clone na yan, pre. Kahit malaki, maano siya. Ayan o, makakain mo. Ayan o. Nga lang, ito ah. Medyo meron siyang putok. Medyo meron siyang amoy putok ng konti. Baka kasi apat na buwan na yan dito sa bahay. Siguro. Ninong tried ito, siya, tingnan ninong cooks na eh. Dried. Dried shrimp. Pucha, hibe to. Hibe ba yan? Ba't ang laki? Hibe to. Hibe! Hibe yan. Hibe. Pero... Pero ang laki. Yung hibe natin dito sa Pilipinas, yung malasa-malasa, minsan mapanghi siya. Panluto to. Panluto kaya, to. Obviously, hindi naman kakain ng ganyan yan eh. Gusto mo, try mo. Yung hibi kasi natin dito, mapanghe. Dahil magkapatid tayo, akin yung buntas sa iyong katawan. Oo nga, kailangan lutuin. Sobrang dry. Uy, pero ano to, masarap to ah. Like, ini-imagine ko siya, lalo i-rehydrate mo. Ano to? Shrimp jerky? Gusto ko pa. Actually ah. Pwede mo lang kainin ng ganito to. Oo. Pero ito nga eh. Yung hibi kasi natin dito, hindi mo magagawa yun. Kasi yung hibi natin dito, mapanghe. Mapanghe talaga. Ito walang kapanghe-panghe. Ang sarap na to. Parang bagong labang lampin. Okay to. Eh di, pero panluto talaga siya. Panluto talaga siya. Pag-chop mo, ay bababad mo, chachop mo sa sabon. Hindi, pero kunyari, mahilig ka talaga sa hipon, gusto mo magpapak. Pwede to. Oo. Dried scallops. Dried scallops! Parang pambor ng Mongol, pare, oh. Di ba? Uy, pindutin mo, parang ano. Ay, oo. Totoong scallops talaga siya. Lumalabas yung hibla-hibla. Parang ano sa yung anong candy yun? Star fruit? Ay, gagaw masarap. Bili ka dito. Lumalabas yung tamis ng ano. Oo. Yung alat, tapos yung tamis ng scallops lumalabas. Ngayon mo pa. Parang para sa seafood jerky. Sarap. Diba? Sarap to. Ganukin mo yan, buta. 570. Laban to sa 570, okay to. Magkano scallops? Puro-puro laman ng scallops, diba? Goods to? Salted egg na... Ay! Cured egg yolks! Cured egg yolks. Cured egg yolks! May nabibili na pala noon ko pa gustong gumawa nito eh, di ba? Parang candy, oh. Okay. Dara mo. Parang yung orange candy. Di ba? Cured egg yolks. Okay, pwede natin mga itlog natin.
Hindi ko alam. Teka lang, bakit puro seafood to? Ito, bigla ito. Ano? Di ba may surprise sa dulo? Ito ah, hindi ko alam kung tunay pa siyang itlog. Ah. Di ba? Baka hino, baka marami na lang siya egg yolk. Tapos, hindi ko alam eh. Baka nakinyuro siya ng marami. Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam eh. Kasi masyadong perfect eh. Pero masarap siya. Alam mo kung anong naiisip ko dito? Hindi ko alam kung ano magiging reaction niya kapag nainitan siya. Pero feeling ko masarap tong gawing thickener sa mga ano sauces. I-blender mo siyang gano'n. Ah. Diba, no? Pwede, no? Hindi, pero nawala na yung ano. Nawala na. Pero nandun yung flavor niya. Iba flavor niya. Oo, oh, actually. Malayo masarap to. Sa mga ayaw gumawa ng cured egg yolk sa bahay, gagawa nga tayo ng konti dyan eh. Pero eto, meron na pala available. Magkano to? Cured egg yolk sa Polibo Bawat Pamilya? $3.60. That's not so bad. Sobrang okay. Saka yung lasa niya, ano, hindi... Actually, hindi pa nakalasa ng ganito ng lasa iba. Before. Ano, sasabihin nyo, kunyari, ano na lang, yung nasa mooncake na itlog, hindi. Oh, hindi ganun. Ang layo. Ang layo. Yung texture niya, sobrang iba talaga, sobrang iba. Anyway, meron pa? Ito na yung last natin, si Buda. Ay, si Buda. Alam ko na kung ano siya. Buksan mo muna. Sige. Naka-plastic. Nakakatanggal naman ang ano yan. Oh, yung immersion yan. Oh, sabihin ko na lang kung ano yan. Taga lang. Taga lang. Wag mo sabihin. Wag mo sabihin. Wag! Inipon ko yan ng apat na buong. Sasaling ko ito dito. Bukasan mo muna! Putik! Ano ang baho? Amoy putok. Hindi naman. Ganti yung putok ko eh. Okay, so sabihin ko na kung ano yan. Taga. Bigyan mo ako ng pagkakataon na hulaan. Sige, hulaan mo. Soup number 5 to. Hindi. Ayan, parang betlog to. Hindi. Sea cucumber. Si Cucumber. Ito. Basahin natin yung pangalan niya. Zedjun Authentic Buddha Jumps Over the Wall. Instant canned sea cucumber. So, ito pala yung mga menu na Buddha Jumps Over the Wall na nasa Chinese restaurant. Ito yung nakikita ko yun eh. Oh, yun. Buddha Jumps Over the Wall. Okay. So, palagay ko ah. I think it's just right na... Isalang muna natin sa microwave to. Alvin, pakisalang naman sa microwave. Lagyan mo ng platito sa ilalim at tayo mag-cut muna. Yung order ko po ay ayan ah. So, ito na ang ating Buddha Jumps Over the Wall soup, pare. Amoy panis siya. Sa totoo lang. Di ba sabi ko kasi amoy putok? Oo, oh, parang ano kasi, apat na buwan na yun sa bahay. Ayan ang ninong try talaga. Ito ninong try. Try natin kung panis. Sabaw muna. Next, hindi mo na ako bibili next time, ha? Ayaw mo ba? Ayaw. Are you afraid my brother? Ako mo. Hindi, amoyin mo muna. Sabi mo sa akin kung amoy panis o hindi. Hindi. Oh, tatayang agad ako. Panis. Ayun na nga. Panis. Confirmed. Confirmed. Panis. Sobrang asim gag. So hindi ko na... Okay. So hindi ko natitikman. Diyos ko, ang aga-aga in-spoil. Huling kinain, panis pa. Hindi ko natitikman, baka di ako makapag-shoot na. Tawang-tawo. Dikit mo lang hindi lang. Parang si Squidward. Kung paano siya kumain ng ano, Krabby Patty. Yung asim niya, hindi dapat ganun ka-asim. Kahit hot and sour soup, hindi ganyan ka-asim, pre. Di ba? So, sayang. Panis siya. So, yun ang bago niya na-try. Dahil kumain tayo ng panis, meron tayong palate cleanser. Ah, may palate cleanser! Sige, ano yan? Hindi, ito panis na sakit to eh. This is Ampalaya Tea. Ampalaya tea. So, iba na to. Ano na lang to, wala na lang to. Hindi, kasama pa rin yun dito, syempre. Kasi, di ba kumain tayo ng medyo hindi healthy ng mga pagkain? Oo. Pabalik tayo sa healthy. O, so, tinan nyo to. Kung hindi naniniwala ang ampalaya tea yan, ayan o. Oh. May ampalaya carton sa ilalim. Oh, ayan, nakalagay sa taas. So, after eating fried chicken, french fries, and ano, inom ka ampalaya tea. Ah, okay. Wala naman fried chicken at french fries dito. Okay. Pero Uy, napakami. Bin, come here. Ampalaya to. Ampalaya ti. Specimen A is a man being disgusted. Kaya pala pinatikim. Kaya ako gusto ko to. Ah. Masarap siya. Ako okay sa akin siya. Kumain kami nung nakaraan sa Hossein. Isang parang Middle Eastern India restaurant. Oh. Na-meet namin yung owners. Tapos sabi sa amin yung owner, would you like to join us for tea? Busog na busog kami nun. Sarap ng pagkain eh, di ba? Kung di nyo pa na-try sa Hossein, try nyo. Napakasarap. Tapos meron sa Greenbelt tayo kumain. Yeah. Oo.
Tapos busog kami. Would you like to join us for tea? Mm. Yes, I said. So nagkwentuhan kami, tapos nakadalawang baso ako ng tsaan. Ang galing ng tsaan nila, mapait. Mas mapait sa normal na tsaan natin, tapos nakakababa ng kinain talaga. Mm. So ganito yung lasa, ang sarap nun. Refreshing. Mm. Use of, ano, heavy yung kinain mo. Eto, tama nga, palate cleanser to. Oh, diba? Matagal ko na nakikita sa rep to, buti na lang hindi ko ininom. Ang palaya pala to, pero masarap siya. Pero kung sa umaga, ito ano mong papainom sa akin. Hindi ako matutuwa. After kumain or in the middle. Yes, masarap to. Anyway, kapatid, meron pa ba tayo? Oh, ito na ang last natin. Wala na, yun na yun. Oh, yun. So, take away na tayo. Yes. Anong, ano, what did you like the most? So, ang pinaka nagustuhan ko dito... Yuli! Ito. Yung bihod. Same ako rin. Yan yung pinaka nagustuhan ko. Top 3. Ang dami natin yung tinikman. Oh, ang dami tinikman. Siguro yan. Hindi. Ilalagay ko na lang yung more than top 3 eh. Etong crablets. Mga na-enjoy mo. Cured. Egg yolks. Yan. Etong scallops. Mm. Tapos siguro ito. Ito, yan. Ano siya eh. Okay din siya eh, di ba? Mm. Yan yung mga nagustuhan ko. Ngayon, ang pinaka hindi ko nagustuhan, syempre yung panis. I guess yun lang. Kasi, tsaka isa pa, dalawa yung panis natin ngayon. Oo, yan. Caviar. Yung caviar, tsaka to, yung dalawang hindi ko nagustuhan. Mm. Pero, I think kung hindi sila panis, magugustuhan ko sila. Hindi natin sure. Hindi natin sure. Pero tingin ko, kasi yung panis, medyo okay pa eh. Paano pa kaya kung hindi panis? Yung panis, diba? Pwede na eh. Paano pa yung ano? Tama. So, mga inaanak, marami salamat sa panonood ng Ninong Tries. At sana, nag-enjoy kayo mag-food trip kasama namin. Paalaala lang. Kapag bilhin nyo ng pagkain, tikman nyo agad. Huwag nyo na pong patagalin sa bahay. Huwag nyo nang patagalin masyado kasi mapapanis. Sayang naman, di ba? And I hope nag-enjoy kayo sa episode na to. Pasensya na, medyo minamalat pa ako ng konti. Hindi ko pa maabot yung mga high notes ko. Wala pa talaga. Hindi pa nagre-recover. Yun nga, marami salamat sa nag-enjoy kayo sa format na to. At kung meron pa kayong mga gustong ipatikim sa amin, Rani, comment nyo lang sa baba. I love you, mga inaanak. See you ulit sa susunod na lutuan at tiki man. I love you all. Uy, pati lutok mo sa itlog.